Kapag sinabing hari ng mga pirata at fan ka ng One Piece tulad ko, ay unang papasok agad sa isip natin ay si Goldie Roger o pwede rin si Luffy sa hinaharap. Kaya lang hindi silang pag-uusapan natin ngayon kundi ang real life King of Pirates. Kung titingnan natin ang totoong depinasyon ng piracy ay napakalayo sa kwento ng MC sa One Piece na nagnanakaw, violente at gumagawa ng kasamaan para sa pansariling kapakanan. At ang sinasabing pinakaunang record ng piracy ay noong 14th century o pwedeng mas matagal pa dito. Subalit ang naging peak nito o ang golden age of piracy ay nagsimula bagong 17th century nang isa sa naging inspirasyon kung bakit pumasok sa pagpipirata ang karamihan ay dahil kay Henry Avery. Bakit nga ba si Henry Avery ang naging most wanted man? Tinaguri ang the enemy of all mankind at itinuring na hari ng mga pirata. Ipinanganak siya noong 1659 sa England. Una muna siyang nagserbisyo sa Royal Navy bago naging slave trader at hanggang naging first mate ng barkong Charles II bilang isang privateer. Ito ay panahon ng alitan ng France laban sa England at mga kalyadong bansa nito kabilang na ang Espanya. Hinahirang hukbo nila noon upang salakayin ang mga dumadaang French shipping sa Caribbean. Nakatalaga sila noon sa ilalim ng pamumuno ng Espanya na hindi naging maganda ang pagtrato sa kanila. Ilang buwan silang nakatenga sa daungan sa Spain dahil hindi sila binigyan ng permiso para mag-raid ng barko. Sa loob ng ilang buwang iyon ay hindi rin sila nakatanggap ng bayad na siyang naging dahilan ng pag-aalsa o mutiny sa ilalim ng pamumuno ni Avery. Itinakas nila ang barkong Charles II at pinangalanan itong The Fancy. Bilang isang bagong kapitan ng barko ay idineklara na niya ang intensyong maging isang pirata. Sinabi niya na sino man ang may matapang na loob ay sumama sa kanya at yung mga hindi naman sang-ayon ay makakaalis na. Mula dito ay nagsimula na silang maglayag patungo sa mayamang lupain ng Madagascar. At sa kanilang paglalakbay ay wala silang sinanto. Sinalakay at nilimas nila ang laman ng mga barko ng mga ngalakal na kanilang nadaanan. Nakanakaw din sila ng mga barkong pandigma ng mga French at Danish na kung saan ang ilang crew nito ay nahimok niyang maging pirata sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ilang buwan ang lumipas ay narating na nila ang Madagascar na ito ang nagsilbi nilang kuta. Dito ay umabot ng bilang ng kanyang crew sa 150 katao. At lahat ng mga ito ay malaki ang respeto at paghanga sa kanya dahil na rin ito sa tagumpay ng lahat ng nakaraan nilang pagsalakay. Subalit, iyon ay hindi pa sapat upang ituring si Henry Avery na hari ng mga pirata. Ngunit ang sunod niyang naging pag-atake ay ang dahilan kung bakit siya itinuring na hari. Ito ay ang pagsalakay sa 25 convoy na barko ng Mughal Empire na kilala ngayon na India. Ang mga ito ay patungo sa Mecca kung saan nagdadaos sila ng taunang pilgrimage. Ang 25 barkong ito ay armado ng malalakas na kanyon at mayroong sakay na mga bihasang mandirigma na kung sila lang ay hindi nila ito kakayanin. Kaya nakipagkasundo siya sa ilang kapitan ng mga pirata at bumuo sila ng alyansa upang ambushin ang Mughal fleet. Ilang araw din silang nagmanman hanggang dumating na yung pagkakataon. Nagsimula ng maglayag ang target nila patungo sa Red Sea at dito ay nagsimula ang pagsalakay. Habulan ng mga barko at palitan ang pagsabog ng mga kanyon sa pagitan ng Mughal fleet at alyansa ng mga pirata. Marami agad ang lumubog na barko at mga nasawi sa magkabilang panig. Samantalang, ang grupo ni Avery ay nagtagumpay na natalo ang isang barko na pagmamay-ari ng isa sa pinakamayamang mga ngalakal noon sa India. Na dito ay nakakuha sila ng mahigit kumulang $75,000 na napakalaking halaga na noon. Subalit kung hahati-hatiin sa grupo nila ay maliit pa rin ito. Kaya nagpasya si Avery na ipagpatuloy ang pag-atake at ang sunod nilang naabutan ay ang 1,600 toneladang barko na ito ang pinakamalaki sa Mughal fleet. Ngunit hindi ito madaling makubkob dahil mayroon itong ilang dosenang kanyon at may nakasakay na 400 riflemen. Hindi dito nagpatinag at sumugal pa rin si Avery. At dahil nasa panig nila ang tapang at swerte,
ay napatamaan nila at nawasak agad ang mainmast ng barko ng kabilang panig at nagmalfunction at sumabog din ang isa sa pinakamalaking kanyon na ikinamatay ng marami sa mga mandirigma ng mga ito. At dito na nila sinimulang pasukin ang barko at nagkaroon ng ilang oras na madugong sagupaan. Kalaunan, napasa ilalim na sa kontrol ni Captain Henry Avery ang barkong iyon at isinagawa na nila ang gawin ng mga pirata. Brutal nilang pinahirapan ang mga lalaking natirang buhay. Paulit-ulit na hinalay ang mga kababaihan at nilimas lahat ng kayamanan sa barkong iyon. Na kung susumahin ang halaga ng mga alahas at precious metals na ninakaw nila, ito ay nagkakahalaga ng 450 to 800,000 US dollar na may equivalent ng more or less 108 million US dollar sa kasalukuyan. Dahil dito ay naging most wanted at ipinatupad rin ang pinakaunang worldwide manhunt laban sa kanya. Siya ang naging pinakamayamang pirata ng kanyang panahon. Dahil din dito ay tiningala siya ng ibang mga pirata at itinuring bilang King of the Pirates. Malaki din ang naging impact niya upang magsimulang maglayag ang marami bilang pirata ng karagatan. At dito na nga nagsimula ang Golden Age of Piracy. Ngunit ang pinakahinangaan talaga sa kanya na nagbigay ng titulo na hari ng mga pirata ay dahil nagawa niyang isang bagay na nabigo ang lahat ng kilalang pirata sa kasaysayan. Ito ay ang mabuhay at magpakasaya sa kanyang kayamanang ninakaw. Marami ang nahuli sa kasamahan niya ngunit si Henry Avery ay naglaho na parang bula. Maging ang mga ninakaw niyang ginto at mga alahas ay hindi na natagpuan pa. Marami rin siyang ginamit ng mga alias na isa sa dahilan kung bakit hindi siya nahagilap. Marami ang mga espekulasyon kung saan siya nagpunta, kung saan niya ginamit ang pera at kung kailan siya namatay. Ngunit lahat ng iyon ay haka-haka lang at walang nakaalam kung ano ang nangyari sa kanya matapos noon. Ang kasaysayan ng hari ng mga pirata na si Henry Avery ay pwedeng-pwedeng kamanghaan, subalit wag na wag tutularan dahil tandaan, sa One Piece lang may mabubuting piratang matatagpuan.